Sinabi nga ito ni Dillon Brooks kay LeBron James matapos ng trash talk nila sa gitna ng laban. Pero bago nga yan mga idol, update muna tayo sa isang game ngayon kung saan Miami Heat laban nga sa Milwaukee Bucks. Kahit wala si Giannis ay nag-take care of business ang team ng Milwaukee at natayang series 1-1. 138-122 ang kanilang naging panalo mga idol sa pangunan nga ni Lopez with 25 points, Drew Holiday 24 points and 11 assists. Tumulong si Allen pati na rin si Middleton ng tig 16 points nila. Para naman dito nga sa team ng Miami Heat ay Jimmy Butler 25 points, Adebayo 18 points. At pinatunayan nga ng team ng Milwaukee Bucks sa panalong ito mga idol ang kalidad ng kanilang team. Kahit wala ang kanilang leader, ang kanilang superstar na si Giannis Antetokounmpo ay they can still win games lalo na sa playoffs. Lalo na dito sa team ng Miami Heat na tinalo nga sila sa game 1. At ngayon nga mga idol ay usad tayo dito nga sa laban ng Lakers at pati na rin ng Grizzlies. Dahil kahit talo nga sila, itong si Rui Hachimura ay nag-show up na naman para nga sa team ng Lakers. Nagdala nga siya ng 20 points sa labang ito mga idol. Siya nga ang main nakatulong ni LeBron James pagdating sa scoring lang dahil si Anthony Davis ay 4 for 14 sa field, 28%. Sila D'Lo 2 for 11, 18% lamang at halos buong Lakers team ay wala ngang masyadong natulong sa opensa. Out of rhythm nga sila pero nandiyan naman si Rui Hachimura para buwatin muli ang Lakers kaso kinapos nga sila. At mga idol, alam nyo ba, matapos siyang gawin ni Rui Hachimura, siya ang first Laker since Magic Johnson in 1996 to score back-to-back 20-point games nga daw off the bench in the playoffs. So pinatutunayan lang ni Rui Hachimura din mga idol ang kanyang quality as a player matapos nga ng medyo on and off na mga minuto niya sa regular season. Dito nga sa playoffs na kung saan kinakailangan nga ng Lakers team ang produksyon ng kanilang mga role players ay hindi nga nile-let down ni Rui Hachimura ang kanyang team. Kaya naman for sure mga idol, huwag na tayong magulat kung si Hachimura ay mabalik muli dito sa team ng Lakers next season. At ngayon nga ay pag-usapan na natin itong mga nasabi ni Dillon Brooks kay LeBron James matapos nga ng kanilang trash talkan sa gitna ng laban. Nang matanong kasi itong si Brooks mga idol tungkol sa naging exchange nilang dalawa ni LeBron James kung saan sila'y nag-back and forth ng trash talk sa gitna ng laban, ay sabi nga neto ni Dillon Brooks ay wala nga daw siyang pake dito kay LBJ. Sabi niya, "I don't care, he's old." Tinawag pa ngang matanda ni Brooks itong si LeBron. At ina-expect niya nga daw na itong si LeBron ay bang trash talk sa game 4 or game 5 pa nga daw ng series. Inaantay niya nga daw ito. Kaso napaaga nga at sa game 2 pa lamang. Dagdag pa ni Dillon Brooks, naghintay pa nga daw itong si LeBron James namang trash talk sa kanya kung kailan nga daw nakuha niya na ang kanyang fourth foul sa laban. Dapat nga daw kung magsasalita itong si LeBron na magta-trash talk siya, ay dapat mas maaga pa nga daw kaysa doon, payag ni Dillon Brooks. At sa panghuli, sinabi niya patungkol kay LeBron na he don't respect no one till they come and give me 40. Wala nga daw siyang nirerespetong player dito sa NBA kasali dyan si LeBron hanggat hindi nga daw siya binibigyan ng 40 points sa isang laban. At hindi pa nga tapos dyan mga idol sa pag-aangas, pagyayabang etong si Dillon Brooks kay LeBron. Sabi niya would have been a harder task nga daw. Mas mahirap nga daw na trabaho kung babantayan niya ang Miami LeBron or Cleveland LeBron kesa dito sa Lakers LeBron. So yan nga mga idol ang pag-aangas, pagyayabang neto ni Dillon Brooks kay LeBron James after nilang manalo sa Game 2. Ano bang opinion nyo dito mga idol? Anong reaksyon nyo? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.